Kumusta mga brad? Pagdating nga po sa kategory ng mga sports bike, hindi magpapahuli dyan yung YZF-R series ni Yamaha. Kung pagupuhan, gwapo talaga yan. Kung palakasan at pabilisan, malakas at mabilis din talaga yan. Kaya hindi na napagtataka na isa ito sa mga pinipili ng mga tao. May sports bike ka na, astig ka pa. Ngayon nga pong first quarter ng 2024, ang dami talagang pasabog pagdating sa mga bagong motor. At isa nga po sa pinakahinihintay ng mga tao, hindi lang dito sa Pilipinas, kundi maging sa buong mundo. Walang iba kundi ang pagdating ng Yamaha YZF-R9 or Yamaha R9. Pero syempre bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang napadpad dito sa aking walang kwentang channel, huwag ka na mag-subscribe. So yun na nga, isa nga po sa pinaka-pinag-uusapan ng mga tao ngayon ay ang nalalapit na paglabas ni Yamaha R9. Kalat na nga po ngayon sa mga motorcycle website ang tungkol sa motor na ito. Ayon nga po sa isa sa mga pinaka-trusted source na si Young Machine, sinabi nga po niya na ilalabas ni Yamaha ang motor na ito or ipapakita ni Yamaha ang motor na ito sa gaganaping motorcycle show doon sa Milan, Italy. Or yung ISIMA or EICMA ba yan? Which is ginaganap nga po last quarter kada taon. So bali ang labas nga po nito, 2025 pa masisilayan ng mga tao or magiging available ang motor na ito. Oo, medyo matagal or matatagalan, pero sabi naman niya, sulit daw naman. Yung magiging itsura daw ng Yamaha R9 ibang iba daw sa ibang sports bike ni Yamaha. Mas magiging aggressive daw ang datingan nito at magkakaroon daw ito ng winglet. At ayon nga din po sa kanya, yung makina daw na gagamitin dito ay yung makina din daw ng Yamaha MT-09. At kung mapapansin nga din po natin yung MT series ng Yamaha, may mga kapatid doon sa YZF-R series ni Yamaha. Si Yamaha MT-09 lang ang wala. At idagdag mo pa na nag-apply na ng trademark registration si Yamaha sa pangalan ni YZF-R9 noon pang 2021. Kaya sa ayaw at sa gusto nyo, magkakaroon na talaga ng ganito. Noong last quarter nga po ng 2023, nung nagpahiwatig si Yamaha na may ilalabas sila ng 900cc na motor, iniisip na talaga ng mga tao na Yamaha R9 na ito. Kasi nga, yun na lang talaga ang kulang. Ang kaso lang, iba yung lumabas. At ito nga po si XSR900GP. Sa paglabas nga po ng motor na ito, hati yung naging opinion ng mga tao. Syempre may mga natuwa at meron ding hindi natuwa. Kasi nga iba yung ina-expect nila, tapos iba naman yung lumabas. Bibili na daw kasi sila. Kaso lang, wow, mali. Pero ngayon mukhang babalik yung mga ngiti sa mga labi. Syempre nalalapit na yung paglabas niya at makukumpleto na rin yung pamilya ng YZF-R series. Ay, oo nga pala. Isa nga din daw po sa mga dahilan kung bakit nalalapit na yung paglabas ng R9. Kasi nga phase out na yung R6 or nag-discontinue na yung Yamaha R6. Marami ang nanghinayang, pero ganun daw talaga. Kapag may nawala, meron naman daw papalit. Pero kahit ganun nga po, naputok na yung balita, tikom pa rin ang bibig ni Yamaha. Para na rin siyang si Mark. Tahimik lang. Kaya abangan na lamang natin kung ano pa yung mga mangyayari sa susunod pang mga araw. So hanggang dito na lang muna mga brad, kung may gusto kong sabihin or gustong idagdag doon sa mga sinabi ko, mag-comment ka na lamang sa baba. Keep bye.